Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. At kahit naka 15 minute break nga lang po ko ngayong gabi, ay pag-uusapan pa rin po natin ang lahat-lahat ng ito. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagre-release po ni Mayne Mendoza ng kanyang nararamdaman at dinanas itong nakaraang araw, linggo, no? Gamit ang kanyang Twitter account. Sabi naman po sa inyo, di ba? Hindi bulag, hindi pipi, hindi bingi. Tayong mga nakasubaybay kay Mayne Mendoza ngayong linggong ito. Alam natin pare-parehas na may something sa kanyang kalusugan. Nag-iiba ang boses, nangangalumata, at nagtitigil ng sipon. Hindi tayo tulad ng mga Armin fans at mga toxic mainers na walang pakialam pagdating po sa nararamdaman ni Mengay, di ba? Hindi tayo nagkamali sa bagay na yan. At ang Be The Next naman, ano? Ito po pala ay pumapatungkol sa paghanap ng susunod na Dabar Cads ba? O susunod na Mayne Mendoza? Ililinawin po natin yan. Ano na naman nga kaya ang plano ng mga ulupong na ito kay Mengay at kay Tisoy, di ba? Habang si Alden naman po, kung saan nanalagi po siya no, sa isang hotel or sa isang lugar matapos ang kanyang Century 2 na event, no? May mga nagtatanong kung bakit double ang sukat ng kama ng kanyang gamit. O sa madaling salita ay pangdalawahang tao. Klaruhin natin yan bago pa man magawan ng mga marites ng sarili nilang dresyon ang pagkakataon na yan. Okay? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyo yung tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button dyan sa baba lang ng screen mo, no? I-click mo yung subscribe at saka yung bell na makikita mo dyan. At para nang sa gayon, ikaw yung kauna-unahang nakakaalam ng mga latest na updates kina Mayne at kay Alden. Yung legit lang, ha? At bilang pasasalamat nga po, no, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Karen Grace De Leon. Sabi niya rito, OMG! Miss ko na talagang Alden sa Itbulaga, kaya sana nga Mr. Pinas mag-iba ang ihip ng hangin at maikambak na nila muli, no, ang Alden or and Yaya Dub, no, or aka Aldub as a love team. On cam, no? Dahil yun naman talaga ang hiling nating mga true-blooded Aldub Nation. Pero tulad nga ng madalas, no, nasasabihin ni Alden to cease to believe. Buti na yung sigurado kesa yung mahopya tayo. Kaya for me, Mr. Pinas, habang wala pang malinaw na confirmation, ano, about that, eh, subaybayan ko muna ang kanilang real-life story as a husband and wife. Pero aminado ako, sobrang kilig match ang Aldab bilang love team on cam. Pero iba pa din talagang real love story ng matured couple off cam dahil sobrang nakaka-inspired ang journey ng kanilang pagsasama, no? At yung tipong mapapasana all ka na lang dahil sa pure love nila sa isa't isa. Ito yung namimiss ko sa kanila on cam. Thank you so much po sa inyong pagbabahagi at talagang walang sino man po ang hindi nakakamiss kay Mayne at kay Alden na makita silang magkasama. Sa ating lahat, no, no? Sa buong Aldab Nation, tama po ang inyong sinabi. Tignan muna natin, ano? Maigi kasi yung sigurado tayo bago tayo umasa ng umasa. Thank you so much po and God bless po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Virginia Punzalan. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, what a wonderful news to hear and perhaps to behold when Alden and Mayne would be together releasing their innate talents, so natural and real. I would like to request though that Aldab would be a better version of Alden and Mayne and the Dabar Cads. I believe after the longest time we would be able to witness an experienced group of artists. Hinog sa panahon, gone are the awkward numbers that would not cater to our taste anymore. It should be more sophisticated and funny if you know what I mean. Thank you so much." And maraming salamat din po sa inyong komento, Miss Virginia. Miss Virginia Punzalan, ano? According to your point of view po, hindi po ako tututol sa mga bagay na yan. Kaya nga meron silang segment na Be The Next, di ba? Kung epektibo nilang nagamit ang mga bago nilang host, di ba? Maghahanap pa ba naman sila ng susunod pang Dabar Cads?
'Di ba? Doon pa lang alam na natin eh. Harap-harapan silang ininsulto ng bulaga. 'Di ba? Kukuha-kuha ng bago tapos maghahanap ng panibago na naman. 'Di ba? Thank you po sa inyong pang re-real talk. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Edwina Ocampo. Sabi niya rito, "Good day, Mr. Pinas. Napasilip ako sa Itbulaga kanina. Pansin ko nga, masama ang katawan ni Main kasi nung bawal judgmental na medyo may bara yung lalamunan niya. Pero in fairness, no, kahit ganon, binigyan niya ng justification yung pagiging host niya. Talagang professional siya. Yung sinasabi nilang makikita na si Alden sa Itbulaga, parang di naman kapanipaniwala, di ba? Let's wait and see na lang. Ganyan naman sila eh. Paasa sa mga tao. Calling the attention of APT. Kung di naman totoo yung sinasabi nyo, huwag nyo nang ipakalat kasi maraming umaasang fans. Lalo na yung mga seniors, maawa kayo. Wala na kayong maisip na pakulo or balita, kaya tumigil na kayo. Sawang-sawa na kami sa kakahintay. Magugulat na lang kayo isang araw wala nang manonood sa show ninyo. Diba? Dahil kinarma na kayo. Pasensya na po, Mr. Pinas. Nakakainis po kasi masyado silang paasa sa mga tao. Thank you po. God bless and say hello to Lola Granny. Totoo yan, ano? Napakatagal po nilang pinaghihintay ang mga tao. Kung ano yung gustong-gusto ng mga tao, yun yung pinaghiwalay nila. Walang iba kundi si Mayna tsaka si Alden. Diba? Ngayon, hahanap-hanap sila ng panibagong Dabar Cads. Eh, alam naman nila yung kasagutan sa tanong nila kung bakit ang baba ng kanilang ratings, di ba? Now, let us look at the other network. Di ba? Punta tayo sa kabilang istasyon. Anong ginawa nila? Anong sabi ni Vice Ganda? Kung ano ang gusto ng madlang people, yun ang kanilang ibibigay. Di ba? Kaya yung original cast ng It's Showtime ay unti-unti na pong nabubuo. Bumalik po si Anne, bumalik si Jong Hilario, di ba? Lahat po sila nagbabalikan na. And now, anong ginagawa ng Itbulaga? Nagmamatigas. 'Di ba? Nagmamatigas, kumuha pa ng mga taga-kabilang istasyon. 'Di ba? Kung ngayon, kung yan, kung sa totoo lang, kung meron pong channel ang It's Showtime, kung halimbawa lang naman na may ABS-CBN pa, tapos It's Showtime, tapos laban sa Itbulaga, walang sinabi ang Itbulaga sa ngayon, ha? Sa ngayon. Pero habang hindi pa huli ang lahat, Itbulaga, mag-isip-isip na po kayo. Okay? Dahil hindi po biro ang mga nangyayari. Okay? Thank you so much po sa inyong comments and God bless you po. At pag-usapan na nga muna natin. Ito pong sinasabi po nila na pagkatapos po ng Century 2 na event ni Alden Richards, ay may nakita pong isa pang unan, isa pang kumot na kung sa madaling sabi po, pang dalawahan daw po ang kama ni Alden Richards. Kaya ang mga Marites ay hindi na naman po magkanda-ugaga sa paggawa ng storya. Kesyo kasama raw ni Alden si Mrs. Payne, kesyo kasama daw ni Alden si Bea Alonzo, kesyo kasama raw po ni Alden kung sino-sino pong babae. Diba? Ngayon, ganito lang naman yan eh. Kung talagang pinag-stay nila si Alden Richards sa isa sa mga hotel na malapit po dun sa venue na yun, ano, sa event na yun. Alam nga naman, bigyan mo si Alden ng pang single lang na kama. Yun bang konting ikot lang ni Alden Richards ay malalaglag din siya sa kama. Diba? Again, hanggat wala tayong nakikitang ebidensya ay wag muna nating paniwalaan. Wag muna tayong magsasasakay sa mga sinasabi nilang ito yung babaeng kasama ni Alden dun sa hotel, ito yung Diyos mio, Santissimo Trinidad. Ano? Grade 1 ba ang inuuto nila dito? Diba? Matatawa ka na lang sa mga pinagsasabi nila. At sumunod naman, punta naman po tayo dito, no, sa ating sentro ng mga balita. Nababasa nyo naman po dyan. Ang sabi nga ni Main Mendoza, ramdam ko yung pagod buong linggo. Share ko lang. Main Mendoza, kung nakikinig ka man, hindi mo na kailangan pang sabihin sa amin. Dahil kami mga true-blooded Aldab Nation, kami mga Aldab Nation, talagang alam namin na may something sa'yo nung nag-host kasi Itbulaga nitong mga nakaraang araw. Pero hindi kami pinakikinggan ng APT, hindi kami pinakikinggan ng management na meron ka. Diba? Dahil bilang isang management, no, na talagang nangangalaga sa'yo, hindi lang reputasyon mo, kundi ang pangangatawan mo ang aalagaan nila. Diba? Hindi po tayo nagkamali dyan, pero yung ibang mga fans, anong ginagawa nila? May mag-travel ka naman, punta ka naman dito, punta ka naman sa ganito, punta ka na, isama mo si pa, Diyos mio, Santissimo Trinidad. Diba? Bakit kailangan pa nilang ipagtulakan si Main Mendoza sa mga bagay na napaka-imposible naman gawin ni Main dahil pagod nga siya eh. Bigyan nyo naman ng break yung tao. Si Main Mendoza po ay hindi robot.
Okay? At para naman po doon sa nagtatanong sa Bida Next, Mr. Pinas, susunod na main Mendoza ba ang kanilang hinahanap? Kaya si Main yung nagdo-documentary ng kanyang sarili. Aalis na ba si Main sa Itbulaga? Sa nakikita po natin, batay po sa mga pinagsasabi ni Main Mendoza doon, sila po ay naghahanap ng karagdagan, no? Na Dabar Cads. Yun po yung kanilang hinahanap. At never naman po nilang sinabi na hinahanap po nila ay susunod na Main Mendoza. Pag ganun ang nangyari, Diyos mio, talagang boycott to. Ano, papalitan nila si Main Mendoza? Hahanap sila ng bagong Main Mendoza at Alvin Richards? Hindi po nila mapapalitan yun kahit anong mangyari. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.